guys! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko'y nakagawa na ng mga pampaswerte? Alam niyo po ba na napakarami po mga pampaswerte kung kaya't walang dahilan kung bakit kayo ay mamumblema na matagal sa mga problema ninyong pinagdadaanan. Basta't kailangan lamang ay may perpektong sangkap at tamang pagkakagawa, walang dahilan para magtagal ang inyo po mga problema. Ito po ang aking share sa inyo ay isa sa mga pinakamabisa na pangakit ng kasaganahan. Upang sa ganon ay hindi na lamang kayong laging namumblema tungkol po sa usapin ng pampinansyal. Dahil sa in reality yan po ay tunay na pinaka worst na nangyayari po sa atin, na tayo po ay lagi na lamang may problema tungkol po sa pera. Ito po ay basta't kailangan lamang ay may lubos kang paniniwala, mag-concentrate, pagaganahin natin ang ating law of attraction, yan po ay walang dahilan para magtagal po yan, tambayan ang ating mga problema. Ito po ay magtuturo away good sa malayong malayo once na nagkaroon po tayo ng mga ganitong pampaswerte. Ang video ito ay para po sa inyo. Ng bidyong ito mga bossing, kung kayo po ay may alinlangan, huwag niyo po itong tatangkain gawin. Ngunit kung ikaw ay may lubos na paniniwala, aba, walang dahilan para hindi niyo po ito gawin. Kasi kailangan po dito ay pagaganahin natin ang law of attraction. Kung ano pong ating iniisip, yan po ay magaganap. Kung ano pong salitain natin, yan po ay magaganap. Kung kayo po ay may alinlangan, hindi po gagana ang inyong law of attraction. At baliwala rin po ito, kaya huwag na pong tatangkain gawin. Pero kung ikaw ay may lubos na paniniwala, ako'y naniniwala din na kapag lubos ang paniniwala mo at mula sa inyong puso ang panalangin at ikaw ay may positibong pananaw sa buhay, walang dahilan para hindi matupad kung ano man ang inyong mga pinapanalangin, kung ano man ang inyong mga minimiti. Ito po ang mga kailangan natin at napakabisang pamamaraan para masolusyunan ang lahat ng mga problema natin pinagdadaanan. Ito po ay kailangan natin ng isang tubig na malinis. Ayan, kahit tubig ripo ay pwede na po yan, kahit hindi mineral, basta importante ay malinis. At pagkatapos, kailangan natin ng berdeng kandila. At pagkatapos, mga bossing, kailangan din po natin ng daon ng laurel, kailangan din po natin ng cinnamon stick, at ganun din po ang para walang kumontra. As in, ayan. Ngayon, ganito po mga bossing ang ating gagawin. Ito po ang ating cinnamon stick ay ididip lamang po natin siya dyan at pagkatapos ay lalagyan natin ito ng konting asin, katuparan sa lahat ng mga pangarap sa buhay at lahat ng mga pangarap natin ay mabilisan nating matutupad at pagkatapos itong ating daon ng laurel. Dito sa daon ng laurel, basta mula sa inyong puso, manalangin ka ng taimtim. Dito po tayo sa may silangan, mga bossing, ating positive sa pamamagitan nito. Walang gamit na sana, direct to the point na. At kung anong lahat-lahat ang mga gusto ninyo, dahil ito po'y walang bayad, kung kaya't kailangan eh, lulubos-lubosin nyo ang mga panalangin. Panalangin na walang gamit na sana. Pagkalooban ako ng maraming-maraming pera, pagkalooban ako ng magandang-magandang bahay, pagkalooban ako ng magarang-magarang sasakyan, at lahat ng mga pangarap ko ay matupad. Kung ano man ang negosyo kong tatahakin, ay ako'y magtatagumpay. Ilayo sa lahat ng kapahamakan, ilayo ako sa lahat ng uri ng karamdaman, at maging masaya ang buong pamilya. Maging ang buong pamilya, ilayo sa lahat ng kapahamakan, at ilayo sa lahat ng uri ng karamdaman. At pagkatapos ay bahala na po kayo sa lahat ng inyong gustong hilingin pa at lagay niyo po siya dito sa ating tubig. At pagkatapos mga bossing, isusulat niyo po dito, pwede po ditong isulat niyo ang tunay ninyong pangalan at ipilido at kung magkano yung amount or pwede niyo rin po idamay yung buong pamilya. Pangkalahatan na, isulat nyo po dito ang tunay na pangalan at ipilido. Kumuha kayo ng matilos na bagay na pwede nyo isulat po dito. At pagkatapos po nyan, think positive, buksan ang inyong kandila. Pero syempre, magukul ka muna ng panalangin. Lahat ng mga panalangin na nais ninyo makamit ngayong 2020 ay sabihin nyo po sa kandila. At pagkatapos po nito, buksan nyo na inyong kandila at mag-concentrate. Sa pamamagitan nito, ako'y aasenso, yayaman at magtatagumpay ngayong 2020. Sa mapamagitan ng ganitong pampaswerte, ito'y magkakaroon ako ng gabay at lahat ng aking mga papasukin ay ako'y magtatagumpay at dito na ako yayaman.
At manalangin kayo, lahat-lahat ng inyong mga gustong sabihin ay sabihin nyo na. Ultimong yung mga kinikim-kim nyo, mga sikreto ninyo, para mahirap po kasi yung meron kayong dinadala-dala dito sa inyong kalooban na wala kayong mapagsabihan sa pamamagitan ng mga gantong pampaswerte. Sabihin nyo na po, para po ito po ay bibigyan kayo ng gabay para mabago ang takbo ng inyong pamumuhay. Subukan nyo po ito, dahil ako po ay kaya parang ang gaan-gaan ng feeling ko tuwing umaga pagising ko, ang sarap-sarap gumising araw-araw, dahil po wala na akong puot sa aking kalooban at wala na akong mga tinatago, dahil lahat ng mga ginawa ko pampaswerte, sinishare ko rin sa kanila ang lahat ng mga nandito sa aking kalooban. Kaya kumbaga sa araw-araw na pagising ko, parang ang ganda na aking pakiramdam at damandam ako ang sarap ng buhay. Kaya kung kayo mga bossing ko, maraming po sa kalooban, alisin niyo po yan, dahil hindi niyo mararamdaman ang sarap mabuhay sa mundo once na kayo ay maraming galit sa inyong kalooban, marami kayong mga problema, marami kayong kumbaga tinatago na nasa kalooban ninyo at isipan lamang. Kaya ibukan niyo, ibuka sa inyong bibig at humingi po kayo ng tulong ng pagbabago ng inyong buhay. At nako mga bossing ko, sinisigurado ko po sa inyo, mararamdaman ninyo na ang gaan ng flow ng swerte po sa inyo once na ginawa niyo po ito. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget subscribe my channel. Wala pong dahilan para tambayan po natin ang mga problema po natin pinagdadaanan. Marami po mga pamamaraan mga bossing ko para masolusyonan ang mga problema natin pinagdadaanan. Basta think positive, kaya po natin yan. At lagi nyo po iisipin na bagamat kayo po'y gumagawa ng pampaswerte, hindi po pwedeng tayo po'y uupo lamang at maghahantay ng patak ng ulan na patak ng grasya. Hindi po ganon. Kailangan kapag kayo po'y gumawa ng pampaswerte, mag-iisip po tayo kung paano po tayo magkakaroon ng pera. Ito po'y gabay lamang po natin para lalo tayong swertihin sa ating mga pinapangarap. At syempre, huwag na huwag kang makakalimot tumawag sa mahal na Panginoon. Yan ang pinaka numero uno po nating sandata ng gabay. Kada alis kayo ng tahanan, mag-uukol lagi kayo ng panalangin na kayo ay gabayan at ilayo sa anumang kapahamakan. At pagkatapos, gawin niyo po itong mga gatong pampaswerte para kapitan ng swerte, para kahit anong gawin ninyong diskarte sa pagkakakitaan ay hindi po kayo sasablay. Bagamat kayo po ay bawat tao po ha, huwag niyo po kakalimutan, baka po kasi isipin niyo pugit gumawa po kayo ng pampaswerte ay kayo po ay never nang aalatin pa. Ako po ay napakarami ko mga pampaswerte, kung kaya't iniisip ko po lagi kahit may mga pagsubok na dumarating, niisip ko na kayang-kaya ko yan. Hindi ako namumblema, hindi ako nangangamba sa mga dumarating, dahil alam ko sa aking isip at sa aking kalooban na marami akong gabay, marami akong pampaswerte at hindi ako nakakalimot tumawag sa mahal na Panginoon. Yun ang pinakamayor po niyan eh. Basta think positive at isipin po ninyo lahat ng tao ay may kaakiba talagang negatibo or pagsubok sa ating buhay. Na sa atin po yan kung paano natin to lulutasan. Kaya mas maina meron tayong mga pampaswerte para mabilis nating masolusyonan ang mga problema pinagdadaanan. Yun lang po guys. Salamat po.